Pumunta kami ni Daddy sa Guadalupe. Magtitingin kasi kami ng lalagyan ng mga plato. Tsaka bibili din kami ng kurtina. Ito pala yung nakita namin na medyo malaki-laki na pwedeng lalagyan. Okay na yan, maganda na sana ang lakas makakantin ng peg, diba? Kaso nga lang sabi ni Daddy, magtingin pa daw ako, baka may mas maganda pa kami makita. Kaso nga lang kahit mag-ikot-ikot kami, wala na kami makitang maganda. Ayoko din naman nung parang orokan. Kasi masyadong malaki, tsaka mahirap linisan. Nakita ko din pala tong dining set. Ang ganda nga ng mga plato, tsaka ng mga lalagyan ng ulam, pati mga baso. Kaso nga lang wala pa kaming pambili, kaya next time na lang. At bukod doon, hindi rin kasi sa bahay namin yung ganyang kalaking mesa. Sa susunod na lang, malay mo, makapagpagawa kami ng mas malaking bahay. Hindi masama mangarap at libre yon. Malay mo nga naman talaga, di ba? After namin tumingin-tingin, pinabayaran ko na kay Daddy yung kurtina. Sabi ko sa kanya, pupunta na lang kami ng ibang store, baka meron pa doon kami makita. Kasi parang gusto kong bilhin, medyo maliit lang sana. Nalalagyan ng mga plato. Sale din pala sila dito ngayon. Kaso nga lang, hindi kami bumili ng kahit ano. Kasi nakabudget talaga yung pera namin sa pambili ng mga kurtina at lalagyan ng mga plato. Sabi nga sa akin ni Daddy, wag na akong tumingin-tingin. Kasi daw baka hindi ko mamalayan, bumibili na ako ng mga hindi ko naman kailangan. Kaya sabi niya sa akin, pumunta na kami ng taas para makauwi na rin kami kaagad. Hindi rin kasi kami pwedeng gumastos kaagad-agad kasi madami pa kaming bilihin para sa bahay. Madami pa kasing kulang. Pagkalipat naman namin dito sa isang store, wala din kami nakitang ibang lalagyan ng mga plato. Kaya ang ending, ang binili na lang namin, yung katulad dun sa pinakauna naming nakita na stainless. Ito pala yung kulay na nabili naming kurtina sa unang store. So ayan, tinignan lang ni Daddy kung okay yung mga parts na mga pinamili namin. Then after nun, umuwi na kami kaagad. Kasi sabi ni Daddy, feeling niya matatagalan siya kung paano buuhin. Pagdating naman namin ng bahay, ayan si Lucas. Nangunguna na, parang balak niya pa siya ang mag-assemble. Balak niya pa tulungan si Daddy. Nagmumuryot na nga eh kasi ayaw pa namin buksan. Then ayan, binuksan na nga ni Daddy para maumpisahan na namin yung pag-assemble. Ayan yung pinaka-itsura ng mga parts niya, stainless siya. Naasar nga ako ng mga kapatid ko, lakas daw makakantin. Pero okay lang kasi maganda naman. Tsaka bagay siya sa kusina namin kasi maliit lang yung space. Nag-start na si Daddy i-assemble. Kaso nga lang mahirap pala to. Kahit anong basa namin ng manual, sobrang mahirap siya. Nahihirapan kami lalo na halos magkakasize. Magkakapareho ng bakal, bawat side. Ilang beses nga na-assemble ni Daddy, tapos nung malapit na matapos, mali pala, kaya inulit niya ulit. Siguro mga nakalimang beses siya pa ulit-ulit niya. Tinutulungan ko na nga siya, pero wala pa rin. Di pa rin namin mabuo ng time na yan. So ayan, panoorin niyo muna kung paano binuo ni Daddy. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight, alright. La-da-di-da-di, we let your body dancing, you and me, doing whatever we want. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight, alright. La-da-di-da-di, we let your body dancing, you and me. After ilang oras, natapos niya na rin i-assemble. Bali, yung mga pinto na lang ang ikakabit ni Daddy. Yun lang, share ko lang. Salamat!